Sinasabi ko na nga ba eh. Walang magandang gagawin tong lalaking to kay Violi. Sa simula pa lang, talagang wala na akong tiwala dyan sa pagmumukha ng taong yan. Bunso namin si Violi. Inihabirin siya sa amin ng mga magulang namin. Kaya pinakaingat-ingatan namin yan. Ate, kung makapagsalita naman kayo, parang may nagawang krimen si Pedro, ah. Mahal ko si Pedro. Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Mahal ko ho si Violi. Hindi ganun ho siya pababayaan eh. Dapat lang, kung yung iba na karelasyon mo ay nakakama mo ng basta-basta, ibahin mo ang pamangkin ko. Ganito na lang ba to? Anong plano mo kay Violi? Kung kinakailangan ho, sige ho, papakasal ko siya. Dahil nakatakda na silang ikasal, pumayag na rin ang pamilya ni Violi na magsama ang dalawa bilang mag-asawa. Nagsumikap si Pedro para makapag-ipon agad para sa kasal nila ni Violi. Pagkalipas ng ilang buwan, napadpad si Pedro sa probinsya ni Nafeli. Kaya muli niya itong naalala. At nagmakasakaling muli niya itong makikita. Alto, parang wala naman siya dito. Napagod ang baby. Pagod, ano? Pagod, ay. Hindi yun na pinapansin si Mama. Pagod ng baby, hindi na nagsasalita. Feli! Anong ginagawa mo dito? Pedro, umalis ka na. Baka makita ka pa ng tatay ko. Feli, sulit. Kanino ang anak kayo matanggal? Pedro, sige na. Malis ka na. Anak ko ba siya? Pedro, parang awa mo na. Umalis ka na. Baka mag-abot pa kayo ni tatay. Hindi ako aalis dito, Feli. Hanggat di ko nalalaman ng totoo. Ngayon sabihin mo sa akin, anak ko ba yung batang yan? Oo. Anak natin siya. Pero Pedro, nakikiusap ako. Umalis ka na. Baka magkagulo lang pag nag-abot pa kayo ni tatay. Anong pangalan anak ko? Alma. Feli, mag-usap tayo. Magkita tayo sa plaza. Pedro, hindi na kailangan. Tahimik na yung buhay ko. Hayaan mo na kami ng anak ko. Hayaan? Paano ko itahahayaan yung may anak na tayo? Feli, kung dati pumayag akong iwanan mo, kung ngayon iba na. Nakuhalis ito hanggang tayo nagkakaalis. Pedro, ayoko ng gulo. Feli, wala namang gulo kung hindi mo ko iniwanan eh.